mga bunga ng mais na nakuha sa bukid ni uncle mo doon sa bukid. Yung mga hindi nakita ng mga nag-ani, may mga natutudtod kung sa ano, sa Ilocano, sa bukid. Yan, mga mais. Ngayon, ang gagawin natin dyan, i-ano ko, pupusihin ko yung manual na cornmeal. Yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung sinasabi kong manual na cornmeal. Ito, mga mais. Pupusihin namin ngayon dalawa ni Cheska. Agpusi! Di mais. Manual na dealing ng mais, di ba? Ngayon, meron na yung mga harvester ng mais. Gaya sa harvester ng mga palay kapag tapos ng anihan, may harvester ng ano nang tawag yun, yung kwan yun? Bukatot, ganun. Sa palay. Meron na rin sa mais. Kaya lang, pero pag sa mais na, na bukatot, ganito pa lang yung kalalabasan niya kapag sa bukid. Di ba may balat? Maalis yung balat niya. Tapos ganito na. Ganito yung kwan. Kalalabasan niya. Puro giling yata na nagiling na pala. Nagiling na pala na kapag kakainin na yung ano ng mais, may sako yan. May parang imbudo yan. Lagay ng sako. Ganito na. Ganito na pala. Ganito na. Ganito na yung lalabas. Parang sa palay din. Ganun na. Pero sa amin ngayon, ganito. Yung sa kamay namin. Gagamitin namin tong daliri namin na magaganyan. Bilis lang. Ganyan lang. Ganyan. Tapos ko na. 1-0 na si Cheska. Galing niya. Naka 1-0 na siya kaagad. Ganyan lang oh. Ano, huwag mong kainin. Ah, huwag mong kagat-kagatin. Ah, ikaw naman. Hindi ko kaya may kamay ko. Ganyan lang oh. Ganyan lang. Dito. Okay na nga, ako na nga mag-umpisa sa'yo. Ganito. O yan, yan na lang sa'yo. Ganyan lang. Napunta sa... 2-0. So, bilis si Cheska eh. Marami kasing kwan, nakukuha din sa bukid ng mga ganito. Siyempre, hindi naman makita lahat yung mga magbuburas, kung kwan. Kaya, may nagtutugtog din. Meron din yung kwan, yung mga nagtutugtog pala, iniipon nila, tapos binibinta rin. Meron din yung kilo-kilo na binibili doon sa bayan. Ganun. Ayan, oh. Ganyan, oh. Ganyan. Ganyan, oh. Bilis, oh. Bilis, oh. Ayan, oh. Ayan. Oh. Ganyan lang, oh. Ganyan, ganyan. At ganyan naman. Oh. Ganyan lang. Tatalsikan. Parang tilapia. Tapon-tapon din. Parang. Kasi itong mga ito, kaya nangunguha siya sa bukid. Minsan, kaming tatlo, pumupunta kami dun sa bukid, tatawagin kami. Kukuha kami ng ganito. Pinapakain namin sa alaga ng maming manok. Yan. Pakain namin, lalo na kapag pag-ulan.
nakakaipon din kami ng kalahating sako. Hindi, meron kaming ipakain sa kanila. Kapag ano. Tapos, ang ginagawa pa niya, para ganito na hindi buo-buo, pupunta niya doon sa gilingan ng mais talaga na yung magigiling na pino. Ewan ko kung magkano ang bayad din sa per kilo ng yung giling ng mais na madudurog ito, kumbaga hindi na siya buo. Ganun. Papakain niya sa manok niya. Ito, pwede rin. Kaya nga lang, mas malalaki sila. Para hindi madami. Hindi nga maubos ka agad. Digiling, tapagiling na yan. Para yung madudurog konti. Hindi na dami yung supply ng mga manok na alaga niya. Alaga talaga ng kalmo yan eh. Kapag hindi lang naanuhan na matingnan kung sabi niya na mag-itlog, tingnan mo. Sabi ko, hindi ko naman lahat nakikita kasi nga busy rin si auntie mo. Marami rin siyang mga rakit-rakit. Kaya ng plantita. Oh. Plantita. Kagaya kanina. Pumunta kami. Hapon na. Nag-ano pa rin ako. Oh. Ito. Bilis, oh. Bilis. Mabilis lang naman, eh. Yan. Naunahan pa ako. Ang konti na nga lang. Tingnan mo, oh. Oh, ang lalaki. Oh, siyempre, ito mga ano din, hindi nila makita. Yan. Tapos na kaming magpusi. Sandali lang naman eh. Ito na yung mga napusi namin. Yan oh. Merong isang maliit na bilao. Yan. Sandali lang naman na gawin. Pusin. O di, marami ng pagkain ng manok. Marami ng supply. Nadagdagan pa yan. Magtutudtod pa kami ulit sa bukid. Para makarami. Kasi marami pang mga hindi nag-harvest. Marami din oh.